isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Naway na sa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, mamuhay kayo ng may pag-ibig at kapayapaan sa inyong mga puso. Ako po si Kuya Jor, ang maghahati naman po sa inyo ng pagkain espiritual. Nawa po ay makapulutan po natin ang aral. Kumusta po kayo lahat mga kapatid? Kumusta po ang ating trabaho? Kumusta po ang ating buhay? Nawa po ay nasa malusog po ang ating pangangatawan. Higit sa lahat po, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. At ang aking pong minsahe ngayon ay aking pong pinamagatang si Jesus ang aking pastol. Amen. Sinabi po ng ating Panginoon doon po sa Bagong Tipan, He is a good shepherd. Yan po ang sinabi natin Panginoon, siya ang mabuting pastol. At dito po sa Lumang Tipan, sinabi din po ng ating Panginoong Diyos, si Yahweh ang aking pastol. Yan po ang sinabi ni Haring David. Ito po Psalm 23, sinulat po ito ni Haring David sapagkat noong time na ito si Haring David po ay napuspos po siya ng Espiritu Santo. Buksan po natin mga kapatid ang ating pong mga Biblia. Kung may mga Bible po tayo sa ating mga tahanan, sundan po ninyo ako dito po sa Psalm 23:1-6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lundiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatumbayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang magkakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh, mananahan. Amen. Yan po ang ating topic ngayon, si Yahweh, ang ating pastol. So, namnamin po natin mga kapatid ang bawat verses po na sinulat po ni Haring David sapagkat noong time na ito, si Haring David po ay napuspos po siya ng Espiritu Santo. At nakita niya po ang ating Panginoon. And the next chapter po nito, sinabi na po ni Haring David, nakita ko ang Panginoon, nakaupo sa akin sa tabi ng aking Panginoon, si Jesus Christ po ang tinutukoy ni Haring David. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen. So inaangkin po ni Haring David, kiniklaim po ni Haring David na ang Panginoong Diyos po, siya po ang kanyang pastol, kaya hindi po siya nagkukulang. Amen. Alam naman po natin ang buhay ni Haring David, kung paano po siya pinagpapala ng Panginoon. Binibless po natin Panginoong Diyos si Haring David sa lahat po ng kanyang ginawa. Siya po ay pinagtatagumpay ng Panginoon sa lahat po ng mga labanan at higit sa lahat po, pinagyaman po ng Panginoon si Haring David. So kung si Jesus Christ po ang ating pastol, sinabi po dito, hindi ako magkukulang. Hindi po tayo dapat mangamba, wala po tayo dapat ikatakot, o wala po tayo dapat alalahanin. Sapagkat kung ang Panginoong Jesus po ang ating pastol, magpo-provide po siya sa lahat ng pangangailangan natin. Hindi po tayo magkukulang. Kaya huwag po tayo mag-isip ng kung ano-ano. Ipanatag po natin ang kulungan sapagkat God is our provider. Amen? Next verse po, pinapahimlay niya ako sa lundiang pastulan na tinaakay niya sa tahimik na batisan. Amen? Napakaganda po ng sinulat ni Haring David. Inaangkin niya po na kapag ang Panginoong Jesus po ang ating pastol, talaga naman po ay binibigyan po tayo ng Panginoon ng kasaganahan po sa buhay. Hindi man po tayo ganong kayaman, pero hindi po tayo pinagkukulang ng Panginoon. Pinapahimlay niya ako sa lundiang pastulan, sa green pasture. Ibig sabihin po sa green pasture ay nasa magandang lugar po, masagana, punong-puno ng pagkain, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Talaga naman, pag may Panginoon po tayo sa buhay, talagang tahimik po at mapayapa po ang ating pamumuhay. Kaya angkinin po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay para lalo po tayong ingatan, pagpalain at higit sa lahat po ay magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Next verse po, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Amen. Sabi po ni Haring David, pinapanumbalik kanyang kalakasan. Kung sakali man po sa atin po, kung may mga sakit at karamdaman pa tayo, pagagalingin po tayo ng ating Panginoong Diyos. I-restore niya po muli ang ating kalusugan. Bibigyan po tayo ng Panginoon ng magandang pangangatawan. At higit sa lahat po mga kapatid ay iingatan po tayo ng Panginoon. Papatnubayan tayo ng Panginoon sa tamang landas, sa tamang daan. At higit sa lahat po, dito po ay i-guide tayo ng Diyos. Kung ano man po ang ating mga gagawin, mga desisyon, ang Panginoon po siya po lagi ang nagiging gabay natin. Amen?
upang aking parangalan ang kanyang pangalan. I mean, yan nga po, kapag tayo po ay binibless ng ating Diyos, hindi po ba nag-glorify ang Panginoon? Kapag binibless po tayo ng ating Diyos, di ba lagi po tayo nagsasabi, hey, thank you Lord Jesus, salamat Panginoon. So nag-glorify po ang Ama kapag tayo po ay pinagpapala. Amen? Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalan. Amen. Sa buhay po natin ngayon, parang nasa libis tayo ng kamatayan ngayon, dahil nga po ay nandyan pa rin ang pandemic, ngayon may mga giyera po, hindi natin alam kung ano pong mangyayari, unpredictable po ang mga nangyayari o araw. Pero dapat sa gayahin po natin si Haring David, wala po siyang kinatatakutan kahit dumaan man siya sa libis ng kamatayan, wala siyang kinatatakutan pagkat ikay aking kaagapay. So si Lord po ang ating proteksyon, siya po ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang ating gabay sa lahat ng oras, iniingatan po tayo ng Panginoon. Kaya wala po tayong dapat ikakatakot sapagkat nandyan po lagi ang Panginoon, nakaguide po siya lagi sa atin. Amen? Next verse po, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo lang isa ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Talagang inaangkin talaga ni Haring David na siya talaga ipinagtagumpay ng Panginoon. Nagtataka yung mga katabing bansa ni Haring David na bakit itong Israel na ito, itong hari na ito, pinagpapala ng Diyos, talagang masagana ang kanilang pamumuhay, tahimik ang kanilang pamumuhay, napakaganda po ng pamumuhay ng mga Israel, pinagpapala po ng Diyos sapagkat yan po ang panampalataya ni Haring David, inaangkin po niya ng Diyos ang kanyang pastol. Kapag ang Diyos po ang ating pastol, sabi po dito ay talagang pagtatagumpayin tayo ng Panginoon sa lahat ng oras. Hindi niya po tayo pababayaan. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Talagang anointed na anointed talaga si Haring David. Talagang naalala ko tuloy si King Samuel noon, bago ginawang hari si David, inanoint siya ng langis sa kanyang noo. Talaga naman po ay kapag nasa Panginoon tayo, inaanoint tayo ni Lord. Iba yung wisdom. Iba yung wisdom mo kapag ikaw ay nasa Panginoon. Talagang binibigyan tayo talaga ni Lord ng talino, ng kaalaman. Ibang-iba talaga kapag tayo nasa Diyos. Mayroon sa atin na mapapansin talaga ng kapwa natin. Bakit ang taong ito grabe ka full of wisdom, grabe ka anointed, talagang iba yung tao kapag pinagpapala ng Panginoon. Talagang mapapansin mo po talaga, katulad ni Haring David, talagang pinagtatagumpay siya ng Panginoon sa lahat ng oras, pinagpapala siya. Ganun din po sa atin sa buhay natin, angkinin po natin ang Panginoon. Kung paano pinagpapala si Haring David, mas dapat pinagpapala tayo ngayon sapagkat ibinigay na ng Diyos sa atin ang kanyang anak ng Jesucristo. Wala na tayong hanapin pa, nandito na ang Panginoong Jesucristo. God is with us. Who can be against us? Amen? So talagang angkinin na natin ang katagumpayan sa mga buhay natin. Amen? Sa huling verse po natin, kabutihan, pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa buhay na Yahweh mananahan. Amen? Yan nga po. The Holy Spirit of our Lord Jesus, He is dwelling within us. Nasa atin po ang banal na Espiritu natin, Panginoon. Kaya nga po, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kalakasan, siya po talaga nag-iingat sa atin. Angkinin po natin na lagi natin kasama ang Panginoon sa ating mga buhay. Angkinin po natin, mga kapatid ng Diyos, ay lagi natin kasama at magpakailanman, sabi ni Haring David, sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen. Talagang ang kinin na natin na talaga ang Panginoon ikasama natin. Kaya nga po ang Holy Spirit po ay nananahan na sa atin. Ang Holy Spirit po ay nasa atin na po. Kasama-kasama po natin. Kaya wala po tayong ikakatakot sapagkat nandyan po ang ating Panginoong Diyos. Lagi niya po tayo iniingatan, pinoproteksyonan, pinagtatagumpay sa lahat ng oras at higit sa lahat po, pinagpapala tayo ng Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating panampalataya. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kahit man po ay magulo na o mahirap ang buhay. So, wala po tayong ikakatakot sapagkat ang Diyos po ang ating gabay, ang Diyos po ang ating proteksyon. Basahin din po natin yung Psalm 91, God's Protection. Napakaganda pong basahin yung verse na yan, yung Psalm 91. Talagang mabibliss po kayo, mga kapatid. At kagaya din po dito sa Psalm 23, kumpleto rikado po. Talaga naman ay nandiyan na yung proteksyon, pagpapala, pag-iingat, at pagtatagumpay. Higit sa lahat po, nandiyan po ang Panginoon kasama natin sa lahat ng oras. Nawa, ay nabliss po kayo, mga kapatid, sa akin pong mensahe ngayong araw at makita-kita po tayong muli sa akin pong next video. Have a nice day. God bless and I love you all. Bye!